bibilad lang tayo, bumibisita tayo sa mga nuka natin. Kahit na hindi na tayo, nag-stop na tayo mag-breed, no? Kung ano yung tumasok ang pandemya. Ah, wala naman mga local eh. So, pero hindi tayo tumitigil sa pagbisita sa mga ating mga alaga. At itong area ko na to, cord area namin na to, ay wala halos damo. So, pag nabisita ako dito, dinadala ko sila sa damuhan. Okay, so isang oras, depende sa sikat ng araw. No? So, ito ay patapos na mag-molt. Ito ay one-time winner. Yun ay one-time winner din. Ito may palong na ito. Ito naman ang kanilang ama. Okay. At saka ito yung isa pang older brother. Okay. Older brother yan. Okay guys, nagbabalik. Welcome back to my YouTube channel, Ronald Luke. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng nakagawa ng video patungkol sa ating mga alagang manok. Pero sa araw na ito, naisip ko na mag-share ng another video, short video lang, ano? Patungkol sa importansya ng pagbibilad ng manok sa initan. So kahit na nung tumama ang pandemya, ay almost 2 years, no? Nag-stop ako mag-breeding dahil nawalaan local local sabong, nawalaan labanan. So, pero kahit ganoon, naging busy tayo. Na-divert yung attention natin sa ibang bagay. Nag-start tayo ng online business. Pero hindi tayo nakakalimot pumasyal sa manukan, ano? Ngayon, narito ako para i-share lamang po sa inyo. Kung ano ba ang importansya ng pagbibilad ng manok. So, yan ang didiscuss natin sa video na to. So, kung kayo ay bago dito sa video ko, please like, subscribe, please, and share. Kung may natutunan kayo dito, share nyo sa mga bago nagmamanok din po. Para sa ganun, ang ating purpose dito sa ating video sa mga manok ay makapagbahagi ng konting kaalaman. Marami tayong eksperto dyan, pero ito ay personal na pananaw natin at saka isinishare natin sa mga nag-aspire na pumasok sa industriya ng manukan. So guys, ano nga ba ang discussion natin ngayon? So itong babahagi ko lang sa inyo ay kung bakit importante na naibibilad ang mga manok. Now, iba't ibang klase ang ating alagaan ng manok. Meron yung malalaking farm na talagang nakatiyang sa bilaran ang mga tipi nila, so hindi na nila kailangang magbilad ng mga alaga manok kasi ang manok ay kusang sumisilong sa tipi nila kung sila ay sapat na o naiinita na, so kumukubli sila sa lilom. Okay, ang akin naman ay amunting manuka namin ay may dalawang portion. May portion kung saan na bandaron ay yung kanina iano ko na malilom doon. So doon ko na inilalagay o doon namin inilalagay kung halimbawa nagre-recover or pagkagaling sa panalo, okay, o kaya yung ikinukondisyon na ayaw na naming masobrahan sa bilad. Okay, so yung mga 1 week before the fight, rest na sila. Okay, pero huwag niyo kalilimutan mga kasabong na ang mga manok natin kinakailangan regularly ni-rotate. Okay? Bakit po? Dahil po ang manok natin may tendency na maging tamad kung stationary sila. Okay? Stationary siya. So kung masipag kayo at may mga tao kayo, once a week rotate nyo sa ibang posisyon. Okay, kung nag-iisa naman kayo, at every 2 weeks, basta importante na i-rotate nyo kasi pag nando sila sa bagong lugar nila, medyo magalaw sila. Unlike dun sa isang stationary position nila na pagkakain, nandun na lang sila, tamad din na halos nakilos. So kung may facility kayo, may facility katulad ng flying pen, running pen, ayan, ilalagay nyo rin sila. Okay? So ito ay parte ng lugar na pinaglalagyan ko ng manok.
kung saan dahil sa ginagamit itong bahagi na ito, okay, so hindi natin nilalagyan ng tipi yan. Okay, pangalawa, nabawasan natin mga alagang manok, so hindi na natin kailangan lagyan niya, tayo na may backyard lamang. So ano pa yung benepisyo ng pagbibilad ng ating mga alagang manok kung sila ay nando sa cold area na malilom? Yan po, parang tao din, ano? Tayo po ay kinakailangang maarawan. Okay, yan po yung tatag na vitamin D. Hindi na natin kailangan mag-take ng mga supplements or yung synthetic drugs, no? Synthetic vitamin. Okay, kaya rekomendasyon ng mga doktor, lalo na ngayong panahon ng pandemya, pag may time kayo, magbibilad kayo. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, depende kung anong kaya ng katawan ninyo. Pero mas maganda po ang araw, yung pasikat pa lang o yung sa maaga. Kasi pagka masyadong tanghali na kayo nagpabilad, bukod sa napakainit, harmful din naman po sa atin katawan. Okay, gawa ng UV ray. So, ito yung ilan sa benepisyo at saka yan, katulad yan. Dahil doon, may lilong, sa lugar na pinalagyan natin puro shady part yun, ang damo halos hindi tumutubo o kontrolado ang damo. Dahil kailangan ng damo para mabuhay ang damo, kaya alam natin na kailangan niya ng araw. Araw at tubig, yan ang bumubuhay sa damo. Pag walang damo o araw, hindi halos sila nabubuhay. So, kung nandun sila, walang damo, malilom, walang damo, so, kino-complement natin. Ilalagay nila natin sila sa area na may damo kung saan sila ay nakakakain ng vegetation o damo. Okay, kailangan nila ng fiber sa katawan. Tandaan nyo, bukod sa grains na pinakakain natin, kailangan nila. So ayan, no? So, at saka dito, kakalkal sila, nag-exercise sila. Okay, yan ang importante sa manok. Kailangan active lagi sila. Okay. So ito mga nakabilad na to, itong mga nakabilad na to, ito ang remaining sa mga na-breed natin way back 2019, I believe. Early bird ito mga ito. Ito ay winner, ito ay full brother, ano? Isa, dalawa, tatlo. 'Yon ay winner nitong this year, itong dalawang to. Nakalaban pa tayo sa I think February or March. Ito ay na-feature ko sa isang video kung saan ang title ay paano gamutin ang sugat sa paa, hindi sa laman, ano? So na-feature, balikan niyo 'yon, ano, kung gusto niyo makuha, natutunan. So ito ay October born to mga to. So ito ay October November born, ano? So ito ay going 2 years old. Dalawang molt na nila ito. Okay? Molt na pagkabata at saka ito yung molt na kak. Okay? So ito sila ang natira sa akin nung hindi nabili. Okay? Pero ako na naglaban sa local. So ganda naman. So panalo. Okay, ang sugat lang nung paa. Ito lang sa paa lang din. Okay? So ito ay pwedeng materyales, napakagandang materyales nito. Okay? So ito naman ang isa, kasama rin to pero hindi na napalaban. Okay, dahil pagdating sa ulo, tam palaging ano niyo, yung magandang manok may disadvantage din . Ayaw nilang labanan, ano? Okay, dahil maganda. Okay? So ayan, almost done molting sila. Almost done molting. Ayan, okay. Almost done molting. Ito naman isa na to. Yung winner ng March, I think, yung na-feature ko sa isang video. Medyo, hindi ko alam kung sana makarecover yung buntot niya, no? So tignan nyo po mga kasabong ang buntot nito. Medyo nagutgot kasi nung time na mura ang nung naglulugon siya, meron siyang katabi na nakawala, nalagot ang tali. So namalmaan siya, buti hindi siya nabulag.
Okay, so kasi kung nabulag, wala na siya. Karne norte na siya. Ay, adobo na siya. So ngayon, fully recovered siya. Ang binabantayan ko na lang ay yung kanyang murang buntot kung lalabas na maganda. Next week, sa susunod na video, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong napakagandang powder supplement. Okay, ito hindi nabibili sa poultry supply. Ito yung nabanggit ko earlier na nung nagpandemya, napapasok tayo sa online business. So ito ay ginagamit ko sa aking mga alaga at napakaganda ng resulta, mga kaibigan, ha? Mga kasabong, ano? Next week siguro, next video, feature ko ito. So ito naman yung kanilang original na brood. Ito ang kanyang ama. Ayan ang kanilang ama. Ito yung original na Carol Nesmith line. So makita nyo, sandali pa lang sila, no? Wala pa silang mga half an hour, bumubuka na bibig nila. So ibig sabihin, hinahapo na sila. So hindi kailangan po na matagal ang pagbibilad ninyo. Okay, matagal ang pagbibilad nyo sa ating mga manok. Sandali lang, basta bumuka ang bibig. Okay, pwede na yan. Okay, huwag nyong ibilad na sobra. Dahil meron din akong picture na, meron din akong video na nagawa na namatayan tayo ng mga alaga, mga kapatid dito. Dahil nalibang ako sa pag-grass cutter doon sa dulo. By the time na paglingon ko dito sa likod, wala na, hindi ko na sila ilabot. Meron akong ilang ilabot na nabuhay. Pero tatlo sa kanila ang casualty for harvest na sana yon. Okay. So anyway, ayan po. At isang tip, no, pag nagbibilid kayo sa arawan, kung maganda talaga panahon, basahin nyo muna mga balahibo, ilalim ng kilikili, ilalim ng sikil, hampuet, okay? Para mas matagal ang ano nila sa pag sa bilaran. Okay, so ayan po ang ating natitirang mga manok. Ngayon kung may magiging interesado, pwede po ninyong kontakin ako sa aking Facebook account o sa YouTube. Mag-iwan po kayo ng comment o message kung interesado kayo. Available po ito, na may talagang pambenta na taon lamang na naiwan ito nung mga panahon na yon. At ako na lang nag-maintain. Ngayon, ito ay 2 years old na. Mas maganda ito pagka nag-bali ka ng mga local. Matibay-tibay na ito. Okay? So, hanggang sa muli, mga kaibigan. Ang inyong kaibigan, yung kasabong, si Ronald. Again, huwag niyong kalimutan sana supportan yung ating channel. Please subscribe and like the video. Kasi yung video na yan, yung pag-like nyo, nakakatulong sa atin. Pag sa December siguro magbibigay ako ng mga yung sinasabi kong na-discover kong magandang supplement. Okay, magbibigay ako niyan kung matutulungan niyo ako makaabot ng 1,500 subscriber at saka yung watch hour natin. So tulungan niyo ako para lumago yung ating channel. Halo-halo na po ito. May pagkain, yung ating manok at saka yung ating finiture na supplement na ginagamit ko ngayon sa mga manok. Okay? So hanggang sa muli. Inyong kasabong, si Ronald.